For the headlines, weather forecast. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ay magdadala ng ulan sa Timog Luzon, Visayas at Mindanao. In local news, ang mga nalilitong manggagawa sa water firm ng Cagayan de Oro ay humihingi ng gabay mula sa OGCC sa gitna ng kontrol ng LUWUA. Ang PDEA 10 ay nagsasagawa o magsasagawa ng isang internal na investigasyon sa nahak na Facebook page. Isang tao ang nawawala, 11 bahay at isang truck ang nasunog sa Barangay Tablon, CDO. Itinanggi ng korte ang TRO laban sa LWUA. For the National, si Trillanes ay mag-aain ng bagong reklamo laban kay Duterte at Go kaugnay sa pregate deal. 2 naaresto matapos ang pagtakas sa 84,000 na bill sa bar, sinaktan ang isang suspect ang waiter. An international, si Biden ay bumalik sa kampanya habang lumalakas ang pressure. Entertainment, Beanie Security. Nabigla ang mga fan habang sumasayaw ang Beanie ng Pantropiko kasama ang mga Marshals. Si Zainab Harake at si Ray Parks Jr. ay ngayon ay ikakasal na. Sports, ang Honor of Kings ay nalantad ng mga plano sa sports para sa 2024. Kinimporma ni Team Co na ang pagkawala ni Kay Soto ay naka-impluensya sa kakulangan ng gilas laban sa Brazil. International feature, inuulat ang anak na babae ni Alice Monroe na inaabuso siya ng stepfather niya at alam daw ito ng kanyang ina. National feature, si Myrna Isguera mula sa ABRA ang nagwagi ng titulong binibining Pilipinas International 2024. Trivia, ayon sa professor, matagumpay ang unang transplantation ng ulo ng tao sa mundo. Kung nahanap mo ang segment na ito na kapakipakinabang, huwag kalimutang i-click ang thumbs up button, mag-subscribe para sa mga pinakabagong balita. Tulungan nating makamit ang 10,000 subscribers. Mahalaga ang inyong pakikilahok. Ang pag-like, pag-subscribe at pagbabahagi ng aming nilalaman ay hindi lamang tumutulong sa mas maraming tao makatuklas ng mga mahalagang balita. Ito ay nagpapalakas ng aming pagiging nakikita sa algorithm na ginagawang mas madaling para sa iba na makahanap o makahanap at manatiling maalam. Morning Philippines, magandang umaga Luzon ug maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ngayon ay Martes, July 9, 2024. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Weather forecast, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ay magdadala ng ulan sa Timog, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa PAGASA, inaasahan ang pag-ulan sa isang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao sa Linggo dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. May Maropa, Canlorang, Visayas at Zamboanga Peninsula ay maaring magkaroon ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at pagkidlap
pagkulog na maari magdulot ng flash flood o landslides dahil sa moderate hanggang malakas na pag-ulan. Ang natitirang bahagi ng bansa ay maasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog mula sa parehong weather system. Samantala, ang Bicol Region, Aurora at Quezon ay maaaring magkaroon ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog dahil sa easterlies na maaari ring magdala ng pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Nagpapaalala ang pag-asa sa mga residente na maging maingat dahil sa maaaring magdulot ang mga kondisyon na ito ng flash floods o landslides sa mga apektadong lugar. For the local news, ang mga nalilitong manggagawa sa water firm ng Cagayan de Oro ay humihingi ng gabay mula sa OGCC sa gitna ng kontrol ng LWUA. Sa Cagayan de Oro, ang mga manggagawa sa Cagayan de Oro Water District o CODI ay nananawagan sa Office of the Government Corporate Council o OGCC na madaliin ang legal opinion hingil sa pag-takeover ng Local Water Utilities Administration o LWUA. Ang hakbang na ito ay sumunod sa isang crisis sa supply na nagmula sa alitan ng utang sa pagitan ng CODI at ng kanilang pangunahing supplier ng tubig. Sinabi ni Gifrando Romal, ang acting president ng First Labor Organization o CODI, ang kanilang pagkalito at pag-alala sa gitna ng mga pagbabago sa pamamahala na nagbibigay diin sa pangangailangan ng kalinuwanagan sa kanilang kinabukasan sa gitna ng Dowal Signatories na nag-utos sa kanila. Ang mga manggagawa ay patuloy na naglulungsad ng araw-araw na mga piket para maiiba ang pambansang atensyon sa kanilang kalagayan, habang ang interim management na itinalaga ng LWUA ay patuloy na namamahala sa mga operasyon. Ang PDEA 10 ay magsasagawa ng isang international na investigasyon sa nahak na Facebook page. Ang Philippine Drug Enforcement Agency, Northern Mindanao, kumpirmado na ang kanilang opisyal na Facebook page ay nahak mga bandang 6 PM ng Linggo ng gabi. Sa isang eksklusibong panayam ng Bombo Radio, ibinunyag ni PDEA 10 Regional Director Benji Gaspe na kaniyang tinawag na ang kanilang information officer at staff upang alamin kung tunay nga nahak ang kanilang Facebook page. Maaring maglabas si Director Gaspe ng showcase order laban sa kanilang social media units sa susunod na araw. Binigyang diin ni Gaspe ang pangangailangan na imbestigahan ang posibleng kapabayaan ng mga administrator ng page na maaring nagdulot sa insidente ng hacking. Kung hindi nalutas na internal na investigasyon ang isyo, maaring humingi sila ng tulong mula sa mga eksperto sa Police Regional Office 10 Anti-Cybercrime Unit. Isang tao ang nawawala, 11 bahay at isang truck ang nasunog sa Barangay Tablon, CDO. Sa isang sunog sa Purok 10, Barangay Tablon sa lungsod, 9 na bahay ang lubos na nasunog at 2 ang bahagi lang nasira. Inuulat ni Fire Senior Inspector Kylie Brian Lawson, Chief Operations Branch ng BFP Region 10, Cagayan de Oro Fire District, na ang bahay na unang nasunog ay pag-ari ng pamilya Bolo at kumalat sa mga kalapit na bahay dahil sa mga madaling masunog na materyales. Ang inisyal na pinsala mula sa sunog ay itinatayang 116 pesos, na apektuhan din ang isang malaking truck na nakaparada sa tabi ng sunog o sa nasusunog na tindahan. Patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad kasama ang Cugman Police Station ang paghahanap kay Raymart, isang PWD at miyembro ng pamilya Bolo. Ang mga unang imbestigasyon ay nagpapahiwatig na ang sunog ay nagsimula sa bahay ng pamilya Bolo nang magtangkang magsindi ng apoy
ang isa sa loob ng kanilang tahanan. Itinanggi ng Korte TRO laban sa LWUA ang Misamis Oriental Regional Trial Court Branch 38 sa ilalim ni Judge Emmanuel P. Pasal ay tumanggi sa hiling para sa Temporary Restraining Order o TRO na isinampa sa ilang petitioner laban sa Local Water Utilities Administration o LWUA. Ang kaso na kilala bilang Civil Case Number RCDO 24-02070 sa Supreme Court ay kaugnay ng petitioner na sina Nelia Balandra, Lee Jerry J. Cano, Janet Carvero, Florendo at Antonio B. Young na sumasalungat sa pagtanggap ng LWUA ng kontrol sa Cagayan de Oro Water District o CODI. Matapos ang desisyon ng korte, nagbigay ng update si Antonio Young na binabanggit na ang kaso ay reassign ng Branch 41 dahil sa pagtanggi ni Judge Pasal ay schedule na pagdinig para sa motion of reconsideration. Ang alitan ay nakatuon sa intervensyon ng LWUA na sinasabing hindi nararapat batay sa Presidential Decree 198 dahil sa ligasyon ng sobra ang binayaran ng CODI sa LWUA. Ang desisyon ng korte ay nagpapahiwatig ng pagpapatuloy ng legal na proseso upang matukoy ang pamamahala at operasyonal na pagmamanman ng CODI. Magandang umaga po sa ating lahat ngayon. Nandito po tayo sa May Divisoria at makakausap po natin si Ma'am Jingjing. Si Ma'am Jingjing, ilang taon na po kayo dito sa tinatrabahoan niyo, Ma'am? Magti-3 years. So, di man siguro lingid sa inyong kaalaman, Ma'am, na meron pong mga senaryo na nangyayari sa ating bansa at saka sa ibang bansa. Paano po kaya mariresolba ang mga ganitong problema, Ma'am, sa inyo pong opinion? Opinion niyo lang po, Ma'am. Kato lang dito itong sundalo. Sige, ayun na lang. Sige, kuha na lang. Miss Universe? Lagi, kuha na lang. Ano na lang, Ma'am? Sige, Ma'am. Ganito na lang, Ma'am. Ilan po lahat yung anak natin, Ma'am? Tatlo. So, puro lalaki or babae lalaki? All boys na ako. All boys. Meron po bang, ano pong mga trabaho nila sa ngayon, Ma'am? Isa sa grab, ang isa sa nasa disinfect, ang isa na asa hindi ko office na siya, Ma'am, pero kalimot ko sa mga office na siya. Office, pero wala po silang balak sa siguro kay di man sila nag-criminology. So nasa mga ano sila sa mga private sector trabaho. Sector. Pero halimbawa, Ma'am, kung yung isa sa mga anak niyo ay pumasok sa government saka either na sundalo or nagpulis, papayag po ba kayo? Ah, hindi. Bakit, Ma'am? Kasi sa ngayon, no, Ma? Ano, Ma? Kasi yung malisod. Mahirap. Mahirap. Yung sa ngayon, mahirap. Mahirap talaga. Pero yung mga anak niyo, Ma'am, meron na po mga pamilya or puro? Meron na. Lahat sila, meron ng pamilya. Pero halimbawa, Ma'am, sa mga anak mo, hindi sila papalari na maging sundalo or police or nasa government, pero halimbawa, yung mga apo mo, Ma'am, pwede mo pa bang mapigilan or dapat pag-isipan kung ano talaga yung gusto nilang matapos na kurso? Ano lang, nasa kanila, pero support na lang. Support, ganun talaga ang rule ng lula. Pero kung mabibigyan po kayo ng pagkakataon, Ma'am, pwede niyo po ba silang pagbawalan or support lang talaga? Support lang talaga. So, support lang talaga. So, yun po yung ano ni Ma'am Jingjing. Ma'am Jingjing na suportahan yung kung gusto ng mga apo niya, mga anak niya. So, hindi po dapat pipilitin kung anong nais ng magiging o kurso na magiging mga apo niya at mga anak. Salamat po, Ma'am.
For the national news, si Trillanes ay maghahain ng bagong reklamo laban kay Duterte at Go kaugnay ang frigate deal. Matapos isinumiti ang mga reklamo ng pandarambong at graft sa Department of Justice o DOJ, nag-anunsyo si dating Senador Sonny Trillanes na mga plano na maghain ng karagdagang mga kaso laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo kaugnay ang kontrobersyal na frigate deal mula sa administrasyon ni Duterte. Sinabi ni Trillanes na ang paghahanda para sa bagong reklamo na kasama ang pagkokolekta ng iba't ibang dokumento ay malapit nang matapos. Ang mga reklamo ay may kinalaman sa mga aligasyon ng pagbabago sa mga espesipikasyon at mga irregularidad sa procurement sa 15.7 billion proyektong pagbili ng frigate na kakaapekto sa Philippine Navy. Inaakusahan ni Trillanes si Duterte at Go kasama ang kanilang mga kalyado sa Department of Justice ng pagkakasangkot sa mga aligadong anomalya. Nagpahayag siya ng pag-asa na magsisimula ang DOJ sa imbestigasyon ng mga naunang isinumiting reklamo na binanggit ang pangangailangan na patunayan ang mga dokumento mula sa Commission on Audit o CUA, Department of Public Works and Highways o DPWH at Department of Trade and Industry o DTI. Dalawang naaresto matapos ang pagtakas sa 84,000 na bill sa bars, sinaktan ng isang suspect ang waiter. Sa Maynila, naaresto ang isang lalaki at isang babae matapos na subukang umiwas sa pagbayad ng kanilang bill sa isang bar sa Sampaloc ayon kay Police Major Philip Ines ng Manila Police District. Pumasok ang dalawa sa bar kasama ang kanila mga kasama. Umano'y pinasarado ito para sa isang pribadong pagtitipon at pangakuan ang lahat kasama ang mga staff ng bar. Nang ma-realize nilang umabot sa higit sa 80,000 ang bill, nagkaroon ng pagtatalo kung saan nasugatan ang isang waiter. Pinakialaman ng pulisya ang sitwasyon matapos humingi ng tulong ang mga patrons sa gitna ng kaguluhan na nagresulta sa pag-aresto ng mga suspect. Inuulat ni Jerby de la Cruz, ang waiter na una ay sumang-ayon ang lalaki sa isang budget na 15,000, ngunit lalong lumampas dito na nauwi sa isang bill na umabot sa 70,000 sa madaling araw. Ang mga suspect na naharap sa mga kaso na estafa at ang lalaki sa pisikal na pinsala ay dinala sa Sampaloc Police Station para sa proseso ng pag-aayos. For the international news, si Biden ay bumalik sa kampanya habang lumalakas ang pressure. Sa Philadelphia, bumalik si US President Joe Biden sa kampanyang Linggo, layuning buhayin ang kanyang pagtakbo sa re-election sa gitna ng lumalaking pressure mula sa mga matataas na demokratang nananawagan sa kanya na mag-atras sa laban sa White House. Si Biden, 81 taong gulang, nagbigay ng talumpati sa isang pangunahing black church bago magtungo sa isa pang lugar sa Pennsylvania. 81 taong gulang nagbigay ng talumpati sa isang pangunahing black church bago magtungo sa isa pang lugar sa Pennsylvania. Isang critical na battleground state na harap sa dumarating pagmamasid sa kanyang edad at performance matapos ang isang mapangahas na debate laban kay Donald Trump na natiling matatag si Biden na pinatutunayan ang kanyang kakayahan na maglingkod at determinasyon na talunin si Trump. Bagamat may mga panawagan mula sa ilang demokrata na magbitiw siya, ipinapakita ng iba ang pangangailangan para kay Biden na tiyakin sa mga botante ang kanyang kakayahan. Nag-uusap ang mga pangunahing personalidad sa partido tungkol sa susunod na hakbang. Habang sinusuportahan naman ni Jill Biden, asawa ni Biden, ang kanyang patuloy na pagtakbo sa kampanya na may darating na mga kaganapan at mahalagang NATO summit
sa Washington. And for the entertainment, Beanie Security, na bigla ang mga fans habang sumasayaw ang Beanie ng Pantropico kasama ang mga Marshalls. Sa kanilang concert finale, isinagawa ng 8-member girl group ang kanilang sikat na summer song at nagtapos ng palabas sa pamamagitan ng pagsorpresa sa mga fans ng impronto choreography sa audience area kasama ang kanilang security team. Napasigla ang mga fans sa nalapit na interaction na tuwang-tuwa sa pagsali ng mga security officers sa sayaw na nagresulta sa nakakatawang online na komento na nagresulta sa nakakatawang online na komento na nagpapangalan sa kanilang bilang Binigard at bagong bias Beanie Security. Kumalat ang mga video ng mga security personnel sa sumasayaw sa social media na nagtulak ng mga reaksyon mula sa masayang fans. Sa kabila ng una nilang kahihiyan na ipinahayag ng isang marshal na inamin na hindi siya gaanong magaling sumayaw, itinampok na insidente ang pakikilahok ng grupo sa kanilang mga fan at kahalagahan ng mga hakbang ng seguridad na maaring maapektuhan ang mga nakaraang insidente na kinasasangkutan ng mga miyembro ng grupo sa kanilang personal na oras. Si Zainab Haraki at si Ray Parks Jr. ay ngayon ay magkasintahan na. Si Zainab Haraki, isang content creator at isang basketball player na si Ray Parks Jr. ay nag-anunsyo ng kanilang pag-engage sa isang vlog na inilabas noong Linggo. Sa panahon ng pag-propose, hiniling ni Parks ang pagpapala ng mga anak ni Haraki at kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Ipinabot ni Parks ang kanyang pagmamahal at pangako na binigyang diin ang kanilang relasyon na katuon sa Kristo at ang kanyang hangaring pamunuan at maglingkod kay Haraki sa abot ng kanyang kakayahan. Sa kabilang banda, ibinahagi ni Haraki na naniniwala siya kay Parks at nakikita ang kinabukasan kasama siya na may kasamang pag-unawa at suporta kahit sa pinakamahirap na mga panahon. Ipinagdiwang nila ang kanilang unang anibersaryo bilang magkasintahan noong Hunyo. At para sa sports, ang Honor of Kings ay naglantad ng mga plano sa sports para sa 2024. Kuala Lumpur, Malaysia, ang Honor of Kings ay nag-anunsyo ng kanilang mga plano sa sports para sa nalalabing bahagi ng taon sa isang press conference kung saan binigyang diin ang mga inisyatiba para sa mga manlalaro mula sa Pilipinas. Bukod sa Sports World Cup, ang mga darating na kaganapan ay kasama ang isang international invitational sa isang major championship sa Southeast Asia upang palawakin ang kanilang saklaw mula sa China. Pagkatapos ng kamakailang paglulunsad dito sa Pilipinas noong Hunyo 20, umabot na ngayon ang laro sa 160 na bansa. Nagpahayag ang Tencent ang may-ari ng laro ng pangmatagalang suporta para sa mga kupunan mula sa Southeast Asia kabilang ang Blacklist International, Boom Sport, Smart Omega at Execration na layunin palakasin ang kanilang mga roster at pagyamanin ang talento. Agad na naging sikat ang Honor of Kings sa paglabas nito sa Southeast Asia kung saan ang mga kupunan tulad ng Blacklist International ay nagtataglay ng mga dating Wild Rift players. Ang Boom Sports ay naharap sa RRQ ng Indonesia sa isang sea showdown para sa slot sa Sport World Cup sa Riyadh. Kinimpirma ni Tim Cohn na ang pagkawala ni Kai Soto ay naka-impluensya sa kakulangan ng Gilas laban sa Brazil. Gilas Pilipinas ay hindi makapasok sa pag-akyat sa finals ng 2024 FIBA Olympics Qualifying Tournament kahit na sila ay una sa laban sa Brazil. Kinikilala ni Coach Tim Cohn ang galing ng Brazil, inilarawan sila bilang ika
12 na pinakamahusay na kupunan sa buong mundo. Nagpahayag siya ng pagkadismaya sa kanyang pagkatalo. Binigyang diin ang epekto ng pagkawala ni Kay Soto dahil sa injury na nagpahirap sa kanyang linya sa harap. Kinimpirma ni Cohn na hindi sila umabot at kailangan ng pagbubuti. Binigyang diin ang pangangailangan na malampasan ang mga hamon upang makamit ang tagumpay. International feature. Iniulat ng anak na babae ni Alice Mundro na inabuso siya ng stepfather niya at alam daw ito ng kanyang ina. Ang anak ni Alice Mundro, si Andrea Robin Skinner, ay nagsiwalat isang artikulo sa Toronto Star na ang kanyang ama na si Gerard Fremlin ay sexual na inabuso siya noong bata pa siya noong 1976. Ibinunyag ni Skinner na sinasaktan siya ni Fremlin nang wala si Mundro at nasangkot din na hindi naangkop na pag-uugali kapag nag-iisa kasama niya. Ibinahagi ni Skinner ang kanyang pagsubok kay Mundro noong siya ay 25. Ngunit pinili ni Mundro na manatili si Fremlin na kanyang pinakasalan noong 1970s. Kalaunan ay inuulat ni Skinner ang pag-aabuso sa pulisya sa edad na 38 na naghanap ng pampublikong pagkilala at pagpapatunay ng kanyang karanasan. Nang naglaon ay umamin si Fremlin na nagkasala sa incident assault noong 2005. And also here in national feature, si Esguerra ang lumutang na nagwagi sa gitna ng 40 mga kandidata habang si Yasmin Bungay ng Pampanga ang nakamit ang titulo ng Binibining Pilipinas Globe 2024. Pinukaw ni Esguerra ang pansin ng top 15 question and answer segment kung saan nagbigay siya ng pahayag uko sa pagpapalakas ng kababaihan at nagpapasalamat sa mga taong tumulong sa kanyang tagumpay. Nagwagi rin siya ng 5 special na award kabilang ang Best National Costume, Swimsuit at Evening Gown. Susunod na ihayag si Esguerra sa Pilipinas sa Miss International pageant sa susunod na taon. Pumalit sa kasalukuyang titlistang nagwagi. At para sa trivia, ayon sa profesor, matagumpay ang unang transplantation ng ulo ng tao sa mundo. Ayon sa kontrobersyal na Italianong doktor na si Dr. Sergio Canavero, ang unang human head transplant sa mundo ay naisagawa sa isang bangkay sa China. Inihayag ni Canavero sa isang press conference sa Vienna na ang operasyon na pinangunahan ni Dr. Xiangpin Ren sa Harbin Medical University ay isang malaking hakbang patungo sa paggawa ng prosedurang ito sa isang buhay na tao. Binigyang diin ni Canavero ng tagumpay na transplant sa mga human cadaver ay nagpapatunay ng pagiging epektibo ng kanyang mga teknika sa pag-ugnay muli sa gulugod, mga ugat ng nerbiyo, mga daluyan ng dugo sa pagitan ng 2 katawan. May mga plano na para sa unang transplant sa buhay na tao na malamang na isinagawa sa China dahil sa mataas na availability ng donor. At iyon ang impormasyon na natanggap namin mula dito at mula sa ibang bansa. Patuloy na makinig at manood. Maraming salamat sa pagtutok. Kung nahanap mo ang segment na ito na kapakipakinabang, huwag kalimutang i-click ang thumbs up button, mag-subscribe para sa mga pinakabagong balita. Tulungan nating makamit ang 10,000 subscribers. Mahalaga ang inyong pakikilahok. Ang pag-like, pag-subscribe at pagbabahagi ng aming nilalaman ay hindi lamang tumutulong sa mas maraming tao makatuklas ng mga mahalagang balita
Ito ay nagpapalakas ng aming pagiging nakikita sa algorithm na ginagawang mas madaling para sa iba na makahanap o makahanap at manatiling maalam. Muli, hinihiling ko pa po na suportahan ang Pinoy Rob News Channel on YouTube. Maraming salamat at magandang araw.